Hi guys, May Love Tarot here. Welcome back po to my channel. So, this is a reading po para sa mga Pisces. Titignan po natin kung ano po yung posibleng pagdaraanan ninyo sa inyong buhay, pag-ibig. Pero syempre, this is a general reading kaya hindi po lahat makaka-relate. Okay, but if you do relate to my readings, kindly subscribe po to my channel and like the video din po para po matulungan niyo po ako na mag-grow po itong channel ko. Okay, so let's see ano kaya yung posibleng pagdaraanan ninyo sa mga susunod na mga araw. Ano kaya yung pagdaraanan ninyo? Oh, Ten of Cups. Ten of Cups, it talks about being happy. So, pwedeng maging happy kayo sa mga susunod na mga araw. Happy with your family, happy with your friends, ganyan. Pero parang merong emotional contentment. Tingnan natin, ano kaya yung maaaring humadlang para magkaroon ka talaga nito. Ano kaya yung hahadlang dito sa happiness mo na ito? But ang dami. Okay, sige. Kunin natin lahat. Ang hahadlang dito sa happiness mo na ito, some of you, pwedeng magkaroon kayo ng busy na career, ganyan, yung dami nyong inaatupag na mga bagay-bagay. And because of this, hindi nyo talaga totally na ma-enjoy yung happiness na ito. Kasi nai-stress na kayo. Ang dami-dami nyong inaatupag. And then we have here the Strength card na tipong para ang dami nyong inaalagaan siguro. Or as I have said kanina, inaatupag. Dahil sa nagiging busy kayo, it might affect also your health. Na tipong pwede kang mapagod, manghina. So you need a lot of strength, kumbaga, in order for you to keep on doing what you are doing. And then of course, we have here the King of Swords na nakabaliktad to. This is the dark side. So this can be somebody na air sign or specifically Aquarius na maaaring humadlang dito sa happiness mo na ito. Parang argumentative kasi itong tao na ito. Parang panira ng trip. Ganun yung dating niya. Pwedeng this is somebody who is older than you. Masakit magsalita itong tao na ito. Or pwedeng naging distant itong tao na to sa'yo. Ooh, we have again here, air sign. Okay, so malaki yung chance na yung mga person ninyo ay air sign. This one is Gemini. Okay, so pwedeng maka-apekto talaga itong air sign na ito sa'yo. Pero kasi sabi, magiging happy sa mga susunod na mga araw. I guess it will depend on how this person will act towards you. Okay? And then we have here the Queen of Wands. Ang sinasabi dito, kailangan mo lang talaga maging confident with yourself. Like kahit na tipong away-awayin ka dito, yung ano ka lang, chill ka lang. Kasi alam mo naman kumbaga yung tama sa mali. Or alam, kilala mo yung sarili mo. So, no matter what this person is going to say to you, it will not really affect you. Okay? And then, we have here the Two of Cups. So, pwedeng naghiwalay na kayo nitong tao na ito. Tapos, itong tao na ito kasi, pwedeng may pagka-selfish yung datingan niya. Ngayon, kung talagang naghiwalay na kayo, pwedeng bumalik nga itong tao na to sa'yo eh. Okay? Ang sinasabi dito, kailangan mo lang to be secured with yourself. Na kahit anong gawin nitong tao na to, hindi ka papa-apekto. Hindi mo hahayaan na maging
hindi mo hahayaan na makasira siya doon sa emotional happiness mo. Okay? What else? I'm curious lang. Anong magiging role niya para magkaroon ka, or kung ito talaga yung person mo, ano kaya yung magiging role niya para magkaroon kayo ng happy happy relationship? Okay, ano kaya yung mangyayari para ano yung dapat na mangyari para magkaroon kayo ng happy relationship? Okay, so we have here the Eight of Cups. So, kailangan, kumbaga, there's a need for the both of you to have a new chapter in your life. Parang past is past. Move on. Ganyan. Na kailangan niya rin dito na syempre magseryoso sa'yo. And he needs to make sure of what he really wants. May possibility kasi dito na nalilito siya. It's parang there is something missing na hinahanap niya. Okay, and because of that, kaya kayo nagkakaroon siguro ng problema. May possibility rin kasi na itong tao na to keep on searching for that happiness or emotional contentment elsewhere. Na hindi niya na-realize siguro na yung emotional contentment na hinahanap niya is right there all along. Okay? So, in order for the both of you na magkaroon talaga ng happy na relationship with each other, kailangan niyang ma-figure out kung ano talaga yung makakapagbigay sa kanya yung nung hinahanap niya na yon. Okay. So, let's see. Ano kaya yung nararamdaman nitong person mo towards you right now? We have here the Seven of Cups and then the Three of Cups. Okay. Andun yung kagustuhan na makipagbalikan sa'yo, pero wala siyang ginagawa masyado about it. Okay, as I have said, parang ang dami niyang gustong gawin. Ang dami niyang nais. Dahil sa dami ng nais niya na yon, hindi niya alam kung ano yung gagawin niya. And malaki yung possibility na siya rin tong busy-busy dito eh. Ang dami niyang inaatupag siguro. Pwedeng siya rin yan eh. At dahil sa pagiging busy niya na yan at dami niyang gusto or ginagawa, napapagod na siya. Kaya kumbaga eh, hindi niya nabibigyan ng priority yung relationship ninyo. Or hindi niya na-prioritize na yung happiness ninyong dalawa. Pero kasi, yung pinakaunang tanong ko is, ano yung posibleng mangyari, diba? So, sabi, posibleng magkaroon kayo ng happy na relationship. So, I guess, in the next couple of days, pwedeng ano, parang hindi siya siguro magiging busy muna. Okay? Parang bibigyan niya na ng priority yung inyong relationship. Pwedeng ganun. So, let's see. Ano kaya magiging outcome talaga nito? Ano yung kahihinatnan nitong
connection na to. Okay. So, parang frustrating, ano. There will be some frustrations between you and your person. There will be times na you will feel like as if wala nga siyang pake. Na tipong nagiging cold siya. Na wala namang nangyayari doon sa mga pinagplaplanuhan ninyo. Na yung parang na-stuck na yung relationship ninyo. Yung happiness na maipaparamdam niya sa'yo in the next couple of days, it might just be temporary. Kasi nga may inconsistency siya eh. Hindi niya alam what to prioritize. Pwedeng ang dami niya pang gustong gawin siguro sa buhay niya. Kaya hindi niya maibigay ng buong buo yung sarili niya sa'yo. Okay? So parang ang datingan pa is that this is not yet the right time for the both of you to really be happily ever after nag-together, parang ganon. Okay? Kaya sinasabi dito na kailangan mo talagang to be really secure with yourself. Na kahit nga ano ang gawin niya, kay umalis yan, or bumalik, or maging busy, maging parang hindi ka pinaprioritize, eh okay ka lang. Maybe, kapag tipong nagawa niya na lahat ng gusto niya, maybe kung tipong na-achieve niya na yung mga goals niya in life or kailangan niya na ng rest, magpahinga, maybe he will come back to you para magkaroon kayo ito nga ng happy relationship with each other. Okay? So, yun yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Pisces.